tulad po kanina, paulit-ulit lang po nating gagawin yung ginawa natin. Bale, ilalagay po natin to. Hanggang third layer po yung cake natin. Kapaulit-ulit lang po natin gagawin yung ginawa kanina. Ito po ay 1 cup na sukal, white sugar, at 1 cup din pong tubig. Sabali, pinakulo ko lang po ito ng 2 minutes para matunaw yung asukal. Dahil ito po ang sinatawag nating pangbanya sa mga cake. Like po ng ginawa natin kanina sa first layer, lalagyan po natin ng pinaghalo-halo nating ubi jam at makapuno. After po malagyan natin ng makapuno at ube, lalagyan po ulit natin siya ng ating ginawang icing. Spread lang po natin sa lahat ng parte. Kung bakit ko po nilagyan ng parchment paper, kasi para po yung kung sakali po may mga mahulog yung icing o mga pandekorasyon natin, at least hindi po madumi yung ating pinaka-plato na pinaglalagyan natin. Bali, last layer na po natin to. At third layer na po natin. Yan. Tapos, ganyan na lang din po. Paulit-ulit po natin gagawin. Like na ginawa natin sa second layer. Bali, yung icing po pag gumagawa ako, 2B cake. Bali, yung half part po, ginagawa kong kulay ube. So, ito po yung gamit ko ha. Ube flavor na McCormick. At tapo to. Then, nilagyan po natin ng 1 teaspoon na ganito. Ube flavor. Then, kung gusto po ninyo, lalo-lalong maging ube, lagyan din po ninyo ng food color. Gel liquid. O kaya po yung powder. So, tip ko lang po ha. Pag powder color po ang gagamitin ninyo sa mga icing, kung maaari, tunawin nyo po muna dun sa whipped cream na ginagamit natin bago natin siya ilok. Kasi pag inalok po natin siya ng, sinama po natin siya ng direkto dito, maaari pong may buo-buo pa minsan. Naka-experience na po ako ng ganun. Kaya much better po natunawin muna natin. Yan, para po maging ubi siya. Yan, tapos na tayo sa ating pag patong-patong. Hanggang tatlo po siya na layers. Tapos ngayon po, atin naman po siyang lalagyan ng white icing. Buong palibot niya. Yan, after po natin na malagyan ang buong cake ng white icing, atin naman pong sisimulan ang pag-decorate niya. Basta po pag nagagawa ng cake, tandaan lang maging malikhain. Wala naman po kasi sinusunod na kawan dito eh ng mga pattern sa pag-design. Kung ano lang po yung alam yung naangkol sa kanya, bagay sa kanya. Saka maging malikhain po tayo at pagganayan ng imahinasyon para gumanda yung ating cake. At saka kailangan, lagi kang inspired pag magagayak ng cake, pag mag-assemble po. Kasi pag inspired ka daw, lahat maganda yung lumalabas sa imahinasyon mo. Parang dapat lagi kang in love. Para laging blooming ang cake. Ngayon naman po, yung mga labis-labis po sa mga iba-ibabaw na inalis ko kanina doon sa ating pong ginawang tinapay nung cake, pinaka chiffonia. So, giniling ko po ito, gumamit po ako ng electric na gilingan para po maging silbe na pan-design din po natin sa akin. Eh, kaya ito po, nilalagyan ko po ng ganito, nilalatagan ko sa bawat tabi ng parchment paper. Kahit po yung aluminum foil, pwede po yon. Kasi ito po yung silbe niya. Ayoko po na masyado maglaho. So, ang mamaya po, pagtapos na po yung cake natin, tatanggalin lang natin.
O, diba? Hindi nagdudumi yung tray natin. Yan, lahat po ng palibot, lalagyan lang po natin. Para makover po siya. Yan, patapos na po natin siyang lagyan lahat. And ito po yung itsura niya. Para po matakpan po yung pinaka-icing niya para maganda siyang tingnan. Lalagyan po natin ang technique. Ngayon po, it's time naman na tanggalin natin yung mga inilagay natin kanina na parchment paper. So, look. Kita po nyo. Kaya mas gusto ko po siyang nilalagyan. So, para po hindi masyadong madumi yung part ng tray sa mga labis-labis nating ginagamit na pan-design. Yan. So, magagamit pa po natin. Madali po siyang magagamit pa po natin yung inaalis natin. Kaya ito po ang ginagawa ko once na nag-design ako ng cake. Hindi naman po, may ginawa akong nilagyan ko po yung saka-push ng ito po, icing bag po to. Ito po yung disposable na lang. So, gumamit po ako ng tip na ganito. Nasa inyo naman po yung kung anong klase ng tip na gusto nyong gawin. Pasensya na po kayo minsan sa kamay ko pag nagkikik ako. Minsan hindi maiwasan na bubuo yung food color. Pero hindi po yan madumi. Yan po ay kulay violet na food color. Ngayon na, sisimulan po natin ang pagdi-design sa baba. Natin. So, yan. Bali, natapos na po natin yung baba. Oh. Yan. Ganito po yung nalabasan niya. Yan. Meron naman po akong inihanda dito na kulay violet. So, violet naman po ang ilalagay natin na icing. Lalagyan po natin siya ng design sa ibabaw. Cozy, like this. Buo po siyang ganun, lalagyan natin. Yan, okay na siya. Lagyan na po natin ng decoration ng ibabaw. Then, need po natin din ng ganito, yung cherries na ganito, yung minatamis na ganito. Pwede rin po yung fresco, fresh kung meron kayo. Pag sa Italia, ganito po. Yung binibili ko. Ibabaw naman po natin yung dekorasyonan. So, need na po natin ng makapuno. Dahil ubo makapuno cake to. So, makapuno, lalagyan po natin siya ng yung pag-itam po niya, hinalon po natin, pinag-mix po natin yung makapuno at yung ube jam. So, ngayon po, makapuno na lang po ilalagay natin dito sa ibabaw. Ayan. So, tapos na. Lagyan na natin ang makapuno sa ibabaw. Then, lalagyan naman po natin siya ngayon ng ganito. Chiliegi. Ng cherry. Ang ibabaw. Para talagang Christmas na Christmas. Ano po yung mga iba-ibabaw ng icing na ito? Meron po ako dito yung ready na nagoche de meringa. So, mga meringgi po ito na ready na. So, lalagay na po natin sa ibabaw. Para po mas lalong rumikit. May ganito naman po ako na pwedeng pan-design sa cake. So, lalagyan po natin siya. Parang flakes po ito na snow. Lalagyan po natin yung pag-ita na hindi po natin nilagay ng meringue. Yan, like this.